What's up mga guys? Magandang gabi, umaga man o tanghali, sang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Meron lang akong itatopic guys tungkol dito sa mga kaso-kaso. At meron nga akong napanood na balita sa UNTV. Yung tungkol sa ginto. Sa ginto, mga kaibigan, na kumbaga ay ninakaw ng dating administrasyon at ayon sa UNTV ay dito ka magtataka mga kaibigan kung bakit. Tingnan nyo naman, si pinagtuunan pa ng pansin yung 2006 na kaso ni idol natin, samantalang itong kaso ng nakarang administrasyon, napakalaking kaso nito kasi 3,500 metric tons ng ginto mga kaibigan. At wala man lang tayong napapanood o nababalitaan na kung ano na ang progress ng kasong ito. At pakinggan natin yung balita ng UNTV muna mga kaibigan. At nakakapagtaka talaga, samantalang yung kaso ni idol ay hindi pa makapagpiansa, pero mga balibalita natin ay makakalabas naman si idol. Pero bakit ang daming pumipigil? Yun lang ang ating hinanakit dito. Panoorin muna natin to guys, yung balita tungkol dito sa UNTV. Nanindigan ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group na hindi peke ang inilabas nilang mga ebidensya kaugnay ng gold shipment na umano'y pinasok ng Aquino administration. Samantala, sa January 23 naman ay inaasahang maglalabas ng karagdagang dokumento ang mga complainant kaugnay ng gold shipment scandal. Ito ang balita ni Brian DePaz. Mismo ang Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group o TAOC IG ang nakakuha ng mga dokumento na nagpapatunay na totoo ang umano'y shipment ng 3,500 metric tons ng ginto na idiniposito sa Bank of Thailand. Matatanda ang noong nakalipas na linggo, inareklamo sa Office of the Ombudsman si dating Pangulong Binigno Noynoy Aquino III at anim na iba pa kaugnay ng umano'y shipment ng $141 billion na halaga ng ginto patungong Thailand. Kabilang din sa inareklamo sina dating Justice Secretary at ngayon ay Senator Laila De Lima, dating Interior Secretary Manuel Mar Rojas II, Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Amando Titangco Jr., dating Finance Secretary Cesar Purisima, Treasury Department Chief Dealer Lorelei Fernandez at Senador Franklin Drilon. Sa eksklusibong panayam ng UNTV, iginiit ng Director General ng Transnational Anti-Organized Crime Intelligence Group na si Dr. Galma Arcilia na hindi peke ang mga hawak nilang dokumento. Ay hindi pwede maging peke yun dahil may mga taga Central Bank po tayo na nakatayo mismo diyan at handang iboyagyag yung lahat. Kaya lalo pa namin palalakasin at ibibigay namin yung mga ebidensya pa rito. Iginalungkot naman ni Arcilia na may opisyal ng isang ahensya ng pamahalaan na hindi sumuporta sa kanilang National Anti-Graft and Corruption Summit ngayong araw kasunod ng paglabas ng issue ng gold shipment.
Kaya nga lang, nung ilabas po namin ito, ayan naman mga kaibigan, narinig nyo naman siguro. Ilabas namin ito, halimbawa nagtayo ng kaso. Maraming involved dito. At ang matataas na tao. Yung mga involved dito mga kaibigan. Kung bakit hindi pagtunan ng pansin. At sabi nga mismo yung mga nag-aakusa ay taga Central Bank mismo. Kasi doon nga naka-deposit yung malaking bulto ng ginto natin. Yung sinasabi nga ni Karen Hudes na 400,000 metric tons na ginto na nandoon sa East Avenue Central Bank, mga kaibigan. At yung kinuha nila ng dating administrasyon, sina Noynoy, Drilon, De Lima, at kung sino-sino pa, mga kaibigan, ay bilyon ang halaga. 3,500 metric tons na ginto, mga kaibigan. At hindi yan na ewan natin kung ano na nangyari dyan sa kaso na yan. Parang kinalimutan na lang yata. Samantalang itong ating idol na tumutulong at namimigay pa ng bigas na wala namang ninakaw at pilit na pinapala ang ikinakaso sa kanya kasi Norman Mangusin eh. Yung kinakaso sa kanya hindi naman Francis Leo Marcos, mga kaibigan. Kaya nakakapagtaka talaga na bakit pinag-iinitan talaga si Idol Francis Leo Marcos. Kasi nga siguro nakita nila na walang sino man na makakagawa sa mga ginagawa ni Idol na pagtulong. Tingnan nyo nga naman ngayon, naroon siya sa loob at ang dami niyang tinutulungan loob at labas. May mga pinepiansahan pa daw doon na walang kakayahang magbayad ng piyansa pero pwedeng magpiyansa. Eh, balita ko, siya na lang ang nagbabayad ng piyansa. Yan naman mga kaibigan. At makita nyo naman yung aking inilabas na video na nakaraang video niya. Yung si Congressman Roman na pinatunayan niya na si Francis Leo Marcos ay nakasama niya noong 2015 at sabi pa niya, ngayon lang ako nakakita ng isang nag-o-optical mission na branded ang ipinamimigay. At talagang authentic pa daw mga kaibigan. Kaya kumbaga ay kasi nga nagpapakilala na ang ating idol. Kaya siguro maraming natakot na siyempre ano ang motibo. Yun ang iniisip nila kung ano ang motibo niya. Pero sinabi niya man niya na wala siyang motibo sa politika. Kumbaga tayo lang kasi gusto natin siyang mamuno sa ating bansa dahil napakabuti ng mga kanyang mga ginagawa na pagtulong. At nakita naman natin ang talino sa kanyang panunulat. Yung mga sinusulat niya ay doon pa lang natin nakita ang kanyang talino. At siyempre naririnig din natin kung paano siya magtalumpati sa mga binibigyan niyang tulong. Yung mga guest appearance niya sa mga optical mission niya. Napanood naman natin kung paano magtalumpati si Francis Leo Marcos na tuloy-tuloy na nagsasalita
at walang walang binabasa. Kaya hindi natin basta-bastahin ang kanyang talino. Yung sinasabi nilang hindi nakapag-aral ay mahiya naman sila dahil napakagaling. Paano ka magpapatakbo ng isang Marcos Group of Companies na sinasabi nilang bogus daw yun at wala daw katotohanan yung kanyang pagka-CEO na wala daw siyang Marcos Group of Companies, na hindi raw totoo yung mga negosyo niya. Kung wala kang talino, kumbaga magpatakbo ka ng maraming kumpanya, maganda ang mga strategy niya para mapatakbo ng maganda at kumita. Kumbaga, pagka yung sinasabi niya tungkol sa mga business niya ay pag hindi kumita, isip ng panibagong diskarte. Ganon. Kumbaga, talagang may utak ang ating idol, mga kaibigan. Ganon na rin ang mangyayari kung sakaling makumbinsin natin siya na tumakbo sa 2022, ay sigurado namang marami siyang magagawa at marami siyang matutulungan. Kaya mga kaibigan, sana dumami pa tayong tiga-suporta ni Idol at talagang dapat na natin siyang hikayatin, kasi wala nang makakahigit pa sa kanyang pagtulong. Sa nasaksihan nating kanyang ginagawang pagtulong ay wala nang makakahigit pa. Sa tagal ko ng tao dito sa mundo ay ngayon lang ako nakakita kaparis ng dating Pangulong Ferdinand Marcos, na talaga namang nung panahon niya ay ako mismo ay nakaranas ng mga malalaking pandesal, may mga gatas, at talagang nung panahon niya ay maraming pera. Kumbaga, yung value ng pera natin ay napakalaki. Marami kang nabibili at marami pang pera. Ayun naman, mga kaibigan. Kaya sana dumami tayong sumuporta para hikayatin natin ang kanyang pagsabak sa politika sa 2022. At sigurado sa dami ng mga nagsasabi, yung mga nababasa kong comment dito, na handa silang ikampanya si Idol sa kani-kanilang mga lugar at sampu ng kanilang mga pamilya, ay gustong tumulong sa kanyang pagtakbo kung sakaling maudyukan natin na tumakbo siya sa 2022. Kaya mga kaibigan, huwag tayong magsasawang sumuporta sa ating idol, lalong-lalo na sa kanyang kinakaharap ngayon, na tuloy lang ang ating panalangin at sabi nga ni Ma'am Yama, baka within 2 weeks ay lalabas na yung rainbow. Yun naman, mga kaibigan. Kaya hanggang sa muli, ang inyong lingkod, Roman Carreño LTV, magbabalik.